Good morning, good afternoon. Good after morning everyone, mga ka Ashrel Colets TV. Bali maglagay maggawala ho ng update sa ating farm sa Umani Onsi. Ngayon ay February 5, 2024. Kasi kailangan ko na mag-update, nakalimutan ko mag-video. So the other day, usually ginagawa ko ngayon is more on grass cutter sa paligid. Ito na yung kukutayan na dyan na pwede mag-standby. Bali ngayon nagkukuha ko ng mga kahoy para sa signage kasi di pa palang malagyanan. So update ko lang kasi nag-grass cutter ako dun sa mga hindi ko na napikita kanina kasi busy. Yung sa mga langka natin, jackfruit, EPRC sweet jackfruit. So actually yung tinanim natin is around 75 yung seedlings na nakuha ko. Pero yung natanim ko lang ato is around 60. Hindi naman dun sa 60 na yun, almost 45 lang ata, less than 50 yung natuloy-tuloy mabuhay. So tingnan natin yung iba, so nasa 20 pa, piraso pa lang yung napa na gagras katirang kun area. So, pakita ko lang din muna, ito yung ating mga, yung 19 pieces na pullets. Yung inahin, hindi inahin, kumbaga dumalaga. Tarin, inwaray, yun yung tawag dyan, tarin. Yan yung galing ko sa Lipata, sa bahay na lang binubrood ko, di na dito. Kasi napansin ko sa Lipata, mas maganda, less yung mortality. Sa 19 na yan, wala pa akong namatay, walang namatay ko ngayon, so. Quarantine area, so dyan ko na muna sila linalagay instead na ibalik ko na agad doon yung halo. So quarantine area na, then wala naman ako nakalagay, dyan ko natapos. Naglagay ako lang net paunahan para pinaka-ranging area para nasasanay sila na even doon nandyan sila sa quarantine area. Open lang yan, labas-pasok lang sila. Yan yung ating mga mapabait. O dito muna kayo, Lili. Yan no, mababait natin yan nating combination na to, mga anak na to. Ito Black Astrolorp at a combination siya ng decalb, ng Rhode Island. Ito gahapon decalb white, decalb brown. Ito siya oh, ito tatlong kulay. May black, may brown, ay opat nga. May red, then white. Kaya lang lalaki. In mga kabridya. So yan yung ating 19 pieces pullets. 4 months na to. Actually 4 months by March. Ilalagay na natin, ihalo na natin siya sa ibang mga manok doon sa kataas, doon sa ating ranging area talaga sa kabila. So ito yung quarantine yan. Yan, open lang sila. Labas-pasok lang sila yan doon. So punta natin yung, ito yung Azolla ko. Update lang tayo ng Azolla. So far so good naman yung Azolla natin. Ang Azolla lang talaga siya kapag maaraw, mas mabilis, mas madami yung harvest talaga. Ito kahapon lang to lang harvest. Tapos ngayon, so today's, every two day usually kapag maaraw gaya ganito, kaya siya mag-harvest. So ito yung Azolla. So balak ko magdadagdag ako ng dalawang hampan pa dun sa kabila. Hinintay tapos yung mga Madrid de Cacao natin, Madrid de Agua. Tapos ngayon pala kasi nag-harvest, pakita ko na lang, ito yung Vermico. Vermicomposting ko. Yan, nakapag-harvest sa kanina, hindi nga lang. Ito, 29 kilos siya na vermi. Isasama ko rin yung video dito. So, yan o, vermi. Vermicast. 29. Ito yung inaayos ko yung beedings. Ito yung pinapabulok ko. So, nandito yan yung vermi. ANC. American Nightcrawler na worm. So, ito yung mga beedings niya. Pinakita ka lang. So, puntahan natin. Ang update talaga natin ay yung sa ating langka. So, yan. Usually, ginawa ko. Greenhouse cutter ko lang siya yung daan para may nadadaanan. Ito yung naputol kasi ito. Kaya ganyan, no? Ang liit. Ang liit yung ating langka. Naputol kasi ito. Tapos, gaya doon. Meron siya. So, dito, sa area na to, nasa 20 pieces. 20 puno, 20 na puno. Oh, yan lang naman yung Madrid. Ito mga bago na yung Madrid de Cacao, Madrid de Agua.
Yan o. Mama 30 agwa. Kuwan pa lang yan. 2 weeks. Ito siya. Yan. 2 weeks siya na Madrid agwa. Yan o. 2 weeks. Madrid agwa. So, puntahan natin yung, yan, ito, Ebiark Sweet. Kaka-grass cutter ko lang siya eh. So, yan yung butas. Actually, malalim yan. Ito, naputol kasi ito eh. Pero malago na yan. So, bali ito, May. May ko lang siya last year. Tanim. So, ngayong May, magwa 1 year na yan sila. So, yan, galing ako, may daanan lang siya. Pupunta doon. So, yan, ito, sa, so, ito rito, ito naputol din to eh. Kasi yung problema ko yung kalabaw. Pero buhay naman siya. Ayan o. Putol siya. Pero buhay naman yan. Yung problema ko lang kasi yan yung kalabaw. Kalabaw dito, sarili na naman kalabaw kaya lang. Tapos ito, ayan o. Ebiark Sweet. So, lalagyan ko yan ng label. Hindi ko pa nalalagyan. Actually, nag-ayos pala ako nung mapan-label ko. Ayan. So hanggang doon yan sa baba yan. Meron yan doon ito dito tas tatlo yung area. Ito. Tapos doon naman din nasa 30 pieces din dito almost 30. 29 something. By next week siguro ko to mabibilang talaga kung ilan lang. Yung pero dapat na nasa 60 plus ito eh. Nasa 50 almost 60 plus yung naitanim ko out of 75. Kaya lang ilan lang yung nag-succeed. Na ayos pala. Kailan malinisan yung gilid nito eh. Para ganda na siya. Tingnan. Yan. Tapos buo ko siya. Ipapasok ko to itong mga extra na damo. Papatuyuin muna natin ng ilang araw. So itong isa umalago din siya. So actually yung iba malalago siya. Maayos yung ano. Kasi mag-iisang taon na yan sila. Ang ayos yung tubo. No? Lalaki yung hindi siya disturb. Maganda naman yung tubo talaga. Naglagay rin ako na ito ng ENC. Usually yung sa akin ay ENC. Ng Vermi. Tsaka yung sa baboy. Nalagyan ko rin ito. At tsaka Rudo. Usually ito yung pinapandilig ko rito. Nagdidig ako ng Rudo. Twice a month nga lang ata nagagawa ko siya. Soil conditioner kasi yun. So yan yung update natin sa ating ito. Meron ako din dito namatay eh. Saan yung isa rito? Ito oh. Namatay siya pero natubo pa rin yung dulo niya. Yan, so hinahayaan ko lang din siya. Ang problema nito, ito hindi na rin ata to. Yung puno kasi nito, nakalimutan ko ng tawag nito, yung dinudugtong siya. Ito yung sa ilalim. Saan papakita ko rito? Ito, kasi wala din na, hindi nakita. Ayan, ganyan, may dugtong yan eh. Actually, yung seedling sa kinuha. Bali, ito sa taas, Ebiark Sweet, jackfruit. Ito, regular. Ang iba dito, Ebiark Gihap ka din. Pero ang iba, regular kuan lang siya. Di ko lang alam anong breed ng langka. Ang kaganda nito kasi ito, matured na to. Usually, ito yung namumunga na. Yung sa maam, pinaka mother tree na nito, doon ko kinuha. Doon nila kinuha. Tapos, yung pinakabago, ito yung stem sa ilalim. Nakalimutan yung term. Nakalimutan ko yung term na ginawa. Hindi siya markot. Ang term na ginagamit. Basta yung pinakapuno niya, bagong seedling. Then yung sa taas niya, yung upper portion. Ito yung mga usually matured stem. Yung mga matured na stem na nung puno na nais mong i-cultivate. Nakalimutan ko lang yung term na yun sa notebook ko. Ang talaga pag tumatanda na. So, yun, hindi ko pa tapos kasi balak ko, parang ganyan, mayroon siyang daanan bawat isang puno. Kaya lang, hindi pa siya natapos. Sobrang init din kasi. Kaya kanina pag-stop ko dito, nag-ayos muna ako ng vermi. Yung vermicomposting natin para hindi sayang yung araw.
Nakakapagod lang. Nakakapagod lang magbukid, magsaka, maging farmer. Pero ma-enjoy. Actually, yung iba dami nagtatanong sa akin na kung di ba daw ako nanghihinayang. Diba? Di ko ba namimiss yung dating buhay ko sa Saudi, usually yung nagtatrabaho being office boy. Kasi for 12 years, 10 years, so almost 20 years. 20 years nagtatrabaho ko sa opisina. Computer, yung hawak, naka-aircon, uwi sa hapon, malamig. Pero so far wala naman akong regrets. Wala akong regrets sa decision ko na mag-farming even though nakakapagod. Kasi enjoy naman. Mas nag-i-enjoy ako. At saka pakiramdam ko kasi this time parang nakabuild ako ng life. Yung circle of friends. Kasi mas, for example, for ngayon na naging kagawad ako. Baka dami kong nakilala, daming organization, naging involve ako within the community. So isa yun sa fulfillment, achievement na nakuha ko na for me, masasabi ko na lifelong. Mas matagal yung magiging value, mas matagal yung magiging benefits sa akin rather than doon nagtatrabaho ako sa abroad. Na kumikita nga, malaki yung sahod. Kaya lang, yun nga, isa nag-part nga lang sa amin, hindi gaano kami nag-improve, walang improvement sa financial status namin kasi wala naman talaga kaming business na na-put up while nandun ako sa Saudi, sa abroad. Kaya medyo mahirap. Bali ngayon nung nag-farming ako, as in pasimula. Pasimula talaga. At least nakita ko dito, at least hanggang sa pagtanda ko, ang dami kong tinanim ng mga puno dito, may lansones, iba-iba. Siguro maliban sa langka, may 15 na different trees din ng mga tanim dito. So after 10 years niyan, usually. So after 10 years, mayroon din kapapaano, may income sa lugar na ito. So isa na lang yan sa outcome, sa ano pa, pinaka-motivation ko. Na even though nakakapagod ngayon, halos wala talaga kaming income. Yung income namin ngayon, just enough para makapag-survive. Kahit pa paano, nakakabili din naman kami yung ibang na hindi lang namin yung wants, ibang wants. But unlike before, nung nagtatrabaho talaga na mas comfortable yung buhay. Kaya lang, sa ngayon, yun nga, titignan mo naman kasi dito na yung buhay, hindi ka naman doon lang mag-focus sa pinakamadali lang. Mag-focus ka doon sa tingin mo, magkakaroon ka ng growth ng mas matagal, na mas matagal yung magiging outcome, result na makukuha natin. Sa ngayon, actually, dami kong ginagawa. Involve ako sa organic, involve sa church, nagme-message tayo, nagme-mensahe, nag-associate pastor, then involve sa barangay. A lot of things talaga. Kumbaga, I have to balance yung time and then yung priorities na lang. Most of the time, mandito talaga ako sa bukid kapag hindi available. Kapag wala akong mga trabaho dun sa, wala kaming mga meeting, hindi ako naka-duty. So, dito talaga ako sa farm. Ang dami kasi talagang gagawin. Pag nakita mo lang yung manok, nakita mo lang yung mga tanim mo, enjoy ka kahit paano. Nakakapagod. Kasi minsan, yung mga bata kasi dito, sila John Paul usually Sabado. Kaya pag walang klase sila nakakatulong ko. But most of the day, most of the time, pag dito mag-isa ako kasi si Junjun, nagbibiyahe din naman, si Plibisan, minsan lang din. So, hindi talaga lagi, hindi lagi yung may tao kami dito. So, yun lang. Yun lang yung update natin dito sa farm. So, kita po tayo next time dito sa ating Umani Onsi. So, nakapag-quito na ako. Sa update na lang tayo sunod. Hindi lang ako nakapag-picture ngayon kasi andumi ko eh. hindi pa presentable yung itsura kasi kanina pa ako gumagawa. Kaya wala akong video. Hindi pinapakita yung mukha ko. But the rest of most of the time nakikita nyo naman. So yan lang. Yun lang yung update nating dito sa Umani Onsi. So salamat. Salamat sa lahat, please subscribe and like Ashrel Kulits TV at saka Umani Onsi page, Facebook page. So
So, salamat. God bless. Bye-bye, everyone. So yan yung beatings ko ng vermicomposting. So dito ako nagpapabulok. As bala ko doon ko ilalagay yung vermi na siya. Doon at saka dun sa kabila, bibigyan ko, ilalagyan ko siya ng divider. Dalawa. So ito yung una kong nagawa, kaya lang konti lang yun eh, 6 months at basta matagal yan bago ko nabuo. So mayroon yan dito mga ANC na konti lang lang talaga siya, hindi yung dumami kasi nga nababayan ko nung una, naubusan pala ko nung buildings, hindi ko napansin. Pero yan, tuloy-tuloy na yan.